subscribe to my channel, and also press this bell icon. I have searched many years on end. Ito nga po mga kamayan, yung nakikita po natin kalat. Tuwing update po natin everyday dito sa may area na to ng Manila Bay, ay talaga naman na ito lagi ang bubungad sa atin tuwing umaga. Ito pong maliliit na kalat, no? Hindi mo siya maraming, masyadong maliit tong kalat mga kababayan eh. Mga durog na istayro at mga maliliit na balat ng candy. Kaya medyo nahihirapan ang ating mga taga DPS mga kababayan sa pagkuha nila ng mga basura. At ito nga po, ginagamitan na nila ng mosquito net para talagang yung pinakamaliit-liit na parte ng mga basura makahagip nila, makuha nila. Kasi kadalas ang gamit po talaga nila na gamit pangkuha ng basura, ito po yung ito pong takip ng electric fan. Kaya pag itakit ng electric fan po mga kababayan, pag kinuha po nila at sinalok po nila yan, yung mga basura na yan, lumulusot po dahil po medyo malaki ang pinakabutas ng takit ng electric fan. Ito po napakaliit talaga ng medyo mahirap na talaga yun. Yeah, pero ganun pa man mga kababayan, yung ating mga taga DPS, talagang hindi naman nagsasawa na mag-iilis nga dito. Naging sa akin ilaliman ng mga wapang bato. Kaya dinudukot nila yan. Yan po. Dinudukot po nila yan para makuha yung pinaka kalat sa pinakaloob-loob ng mga bato. Nililit pa ng bas ng ng kalat, parang hirap kunin. Galing nga sa may area ng doon sa may space to, malinis na eh. Dito na talagang yung sumisiksik sa loob ng bato. Yun nga eh. Hindi po ma'am. Yan nga no. Sabi ni Ma'am Marisa, yung pinaka head nila ng mga DPS dito, talaga napakahirap po talaga linisin, no? Nagaya po nito, no? Sabi niya yung mga kalat sumisiksik sa loob ng bato. Kaya pag makikita pa natin, wala na rosang, wala nang kalat. Pero po, nagkaroon pa ng malakas na alon, yung mga nasiksik na mga kalat sa loob ng mga bato, lalabas na naman. Kaya yan, talaga namang
Pahirap na magagaling itong mga styro na ito na maliliit na ito. At talaga namang pahirap sa ating mga taga DPS. Yan po. Kita po natin yung mga kalat na yan. Maliit na maliit lang eh. Parang durog siya na istayro. Durog na durog. Kaya hindi kaya ng ano, ng basta-basta yung panandok nila na takit ng electric fan. Kaya kailangan talaga gamitan talaga ng ano, ng net. Kagaya ng mosquito net. Para makuha nila ang pinakamaliit-liit na mga parte ng kalat. Yan, dito rin po yung ating mga MMDA. At tutulong po ito sa ating mga taga-DPS para maglinis po rito. Sabi nga ni Ma'am Marisa, masakit daw sa kilikili. Ito sa kiligiri kasi pinaka inaabot nila pinaka ilalim ng loob ng bato eh, kaya masakit ito sa kiligili. Ito po, tutulong itong mga MDA na ito sa pag-alilinis. Bukod po sa DPS saka MMDA po, meron din pa tayong taga DNR na Stero Ranger na naglilinis din po dito. Isa nga. Tangalo, no? Yan po yung hampas tangalo ngayon dito. Pag ganito kung buwan ng June, mga kababayan, talaga po malakas na talaga. Expected natin na malakas talaga ang hampas tangalo. Lalo pag magkaroon po ng mga low pressure area o bagyo, talagang mas malakas ang alon. Kaya ito, at pag may karoon pa ng malakas na bagyo, dito po masasubok ang ating Manila Bay kung anong karaming basura ang makukuha rito. Diba, mga kababayan? Kasi nung nakaraang mga taon na hindi pa na-rehabilitate itong Manila Bay na to, talagang na-track-track yung na makukuha ang mga basura dito pagkatapos ng malakas na bagyo. Yan, may kanya-kanyang dalang plastic nito mga MMDA ito para paglagay na kanila mga kalat na makukuha. Okay, so dito tayo sa may area mga kababayan ng ano, no, ng ni Medios. So po, makikita po natin dito. Hanggang dito lang po mga kababayan ang ating update. Yan, pinag-vlogger TS po. Kung di pa kayo nakapag-like at nakapag-subscribe sa aking channel, yan na, please like and subscribe para maging updated po tayo sa ating mga upload video. Join din po sa ating mga live streaming. God bless po!